Kasama na raw sa pang-araw-araw na buhay ng maraming Pinoy ang paggamit ng cellphone. Pero may panukala ngayon sa Senado para ipagbawal sa paaralan ang paggamit ng cellphone. Kung maisa batas, may parusa na sa mga susuway. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Ang mga cellphone, parang parte na ng ating kamay. Dahil mula umaga hanggang gabi, hawak-hawak natin ito. Pero nakaka-apekto raw ito sa pag-aaral ng mga estudyante. Ayon sa isang senador, kaya nais nang ipagbawal ang cellphone sa loob ng mga paaralan. Malaki parte na ng ating buhay ang teknolohiya. Sa trabaho man o eskwelahan. Pero ang paggamit ng cellphone sa klase, naku, distraction daw yan. Kaya isinusulong ngayon ni Senator Gatchalian ang pagbawal sa mga cellphone at iba pang electronic gadgets sa klase. Sa ngayon kasi, malaya pang mga estudyante sa paggamit ito. Kaya ang madalas daw na ending, wala silang natututunan. Kaya ang goal ng panukala, makagawa ng guidelines na may akmang parusa ang tepwed sa susuway sa cellphone ban. Walang particular, kanya-kanyang school, kanya-kanyang interpretation, kanya-kanyang protocol. Pero teka, sigurado iniisip ng iba sa inyo, bawal naman talaga ang cellphone sa klase noon pa. At hindi kayo nagkakamali. Sa isang DepEd order noong 2003, ipinagbabawal na rin ang paggamit ng cellphones at pagers. Pero wala namang parusang kaakibat. Kaya ano ang point? Sa mabilis namang pag-usa ng teknolohiya, essential na minsan ang paggamit ng gadgets sa klase. Sa curriculum kasi ngayon, very in demand din yung mga use of gadgets. Gagawa sila impromptu na research or reporting online. Para naman sa ibang magulang, pinagdadala nila ang kanilang mga anak ng cellphone for academic at emergency purposes. Basta siguruhin lang daw na hindi ito gagamitin sa paglalaro at kung ano-ano pa habang nagkaklase. Kung may emergency man, madali ang makontak ang magulang o kung sino man. Next, yung sa pag-aaral pa rin kasi halos lahat nakikita mo na nasa-search mo na through cellphone. Ang mga gadgets katulad ng cellphone, malaking tulong talaga ngayon. Pero hindi rin ito dapat maging sagabal sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Mobile Journal, Ivan Tarinque po atid, ang mukha ng balita.